Good day mga ka-tracker, welcome sa ating vlog. This is Tracker Moto. Ngayon ay meron tayo ditong fully recondition Isuzu Giga Tractor Head 10-wheeler mga ka-tracker. At ito yung kanyang itsura. Naka-chrome plated yung kanyang mga panel dito sa hood. Yan, naka-chrome, tsaka yung corner panel, tsaka itong side fender ng pinto. Then yung kanyang bumper, naka chrome plated. Pati yung kanyang mga cover sa side mirror, chrome plated yan. Ngayon, ito nililinisan. Pag natapos linisan to, i-deliver na namin. Chrome loady. Dito, meron pa siyang chrome dito sa may baba ng apakan. Fully reconditioned to. Dito sa loob, madumi pa kasi hindi pa tapos linisan. Ayan, may naglilinis dito. At itong tractor head na to ay naka-bubble top. Naka-bubble top siya. Meron pala tong air condition. Nilagyan ng aircon. Tapos, ang kanyang transmission, naka 16 speed transmission to, high and low. Meron siyang high and low. Yan, madumi pa. So ito, pagkatapos kasi nito linisan, ilalabas na to kasi nandiyan na yung kukuha, i-deliver na. Ayan, ayan, balot ng plastic yung mga upuan. Tapos meron siyang back bed. Yung back bed nito, nasaan pare yung back bed nito? Nasa likod, binaba. Ayan. Ang model pala nito sa Japan, 2004 year model to. Baba tayo para makita nyo yung likod. Malaki yung gulong nito. Meron tong 295x80R 22.5 low profile. Tubeless 8 stud. Tapos sa suspension system naman nito, dito sa harap naka elliptical lip spring suspension, original. Ayan, di na dinagdagan ng molye, original talaga yan. Tapos ito naman yung kanyang flooring, malawak to kasi 10 wheeler to, ayan. Tsaka meron pang load rest. Ayan, meron ding toolbox, pinabrikita na lang ng toolbox. Checkered yung kanyang flooring, original dito sa body. Ito naman yung tangke, naka aluminum yung fuel tank, siguro 400 liters capacity yan. Then dito sa kabila, dito pala sa likod, ito na yung mga gulong, makakapal pa yung gulong. Tapos yan yung suspension, naka center bogey type lip spring suspension. Dito tayo sa likod. Dito naman makikita yung taillight, ordinary taillight lang. Tsaka meron na ring registered plate. Ayan. Siyempre naka double differential to. Ayan. Nirecon yung suspension na yan. Nirepack yung kanyang tandem. Pati yung mga brakes, repack yan. Yung mga bearing ni-repack, tapos yung mga pry na chinek, pinalitan ng mga brake shoe, yan. So, dito sa kabila mga ka-tracker, dito natin makikita yung kanyang spare tire dito na sa kabila. Tapos yung tangke ng hangin. Ito naman brand new yung kanyang battery. Brand new battery. 2D ang battery nito, ang sukat, 24 volts. Tapos sa brake system naman ito, naka full air brake na to. Ayan, chrome loady, chrome. Ayan. Tapos ang makina nito 6WG1 na naka CRDI na ang makina nito. Ayan, hindi ko maipakita sa inyo kasi may nagagawa dyan. Ayan ang itsura. Kulang pa sa linis, papalinis pa natin yan.
Maganda lang to kasi naka chrome makintab, tingnan. Naka bubble top pati. Ang presyo nito, nakita ko dun sa BSO ang presyo nito nasa 2.2M. Mataas yung presyo ng ganitong truck. Fully recondition naman siya. 2.2 million pesos yan. Fully recondition naman yan. Lahat naman yung chinek. Tapos, yan, repainted yung kanyang cab, tsaka undercoat. Pininturahan yan. Tapos yung makina, change oil pala yung makina niyan. Yan, na-change oil na makina. Tapos yung mga langis sa ilalim, transmission differential, tsaka yung mga fluids, chinek yan, nasa tamang level. Pati yung electrical system, dun sa clearance light, naka LED clearance light. Tapos may mga backlight pa siya. Ayan, tatlo. Alright mga katracker, maraming salamat sa panonood. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, at kung gusto mo ang ganitong content or naghahanap ka ng idea patungkol sa Japan Surplus Truck or sa mga truck, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell para updated ka sa ilalabas kong bagong video. Ayan, maraming salamat. Okay, sa mga nagpapa-shoutout pala dyan, mag-comment lang kayo sa baba. Tapos yung shoutout nyo, iipunin natin yan para gagawa ako ng video na lahat kayo ay isa-shoutout ko. Yun, maraming salamat po.